Hello mga ka-CC! Thank you again for tuning into your favorite channel. Of course, this is CC Vlog and Reviews. And first of all, guys, I just want to thank everyone. Malapit na tayo mag 500 subscribers. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please do hit the subscribe and the like button below, guys. Talagang na-appreciate ko yan. And thank you so much. So, ito na nga, guys. We have already tested the Realme C11 for a week now. And ito na ang ating final verdict sa kanya. Let's check it out! So in terms of its parts, guys, externally, sinama ko na yan doon sa aking unboxing. So you'll be able to find it here. And gusto ko lang i-correct, no, yung kanyang rear camera, it is actually 8 megapixels. Pero yung kanyang front camera, yes, it is 5 megapixels. Single camera lang siya talaga. So, ano nga ba ang overall performance nitong C11 2021? So, natuwa ba kami? So, yun nga guys, ang main difference actually nitong C11 na talagang marami ang aware dyan doon sa 2020 version niya ay yung kanyang processor. So, it is, unlike yung 2020, it is MediaTek Helio G35, while this one is UDSOC naman. So, yun ang main difference na I know nakakatch ng attention ng lahat and magsa-start yung comparison nyo agad sa mga isipan nyo. So, hindi naman namin actually na-test yung C11 2020. Siyempre, ikot ang ating review dito sa Realme C11 2021. So, siyempre, i-describe ko muna yung feel niya sa labas, ano. Well, to be honest, syempre yung feel niya, hindi siya yung mamahaling phone. You can really feel yung pagiging plastic ng kanyang rear part. Pero hindi ko rin naman masasabi na hindi okay. Kasi guys, I am always considering yung price range noong cellphone. And for that price range, for me, is acceptable naman yung feel niya mismo. Even yung kanyang screen size na malaki, yung 6.5 inches, it is really acceptable for me. Gusto kong mag-comment doon sa kanyang screen. So, diba, nasabi ko sa aking unboxing na wala siyang free screen protector man lang, clear plastic protector. It is using Corning Gorilla Glass 3 and guys, madali siyang magasgas. Honestly, I'm shocked kasi hindi ko man lang maalala kung saan possibly nagasgas yung phone, but I can really see some scratches. Ayan nga guys, di ba nakita nyo yung scratches niya? There's quite a few scratches there. Hindi ko talaga alam kung saan niya na-scratch. And given that it's Corning Gorilla Glass, it doesn't mean na talagang scratch-proof siya. So, syempre, ang suggestion ko dyan guys, kung gusto nyo ang phone na ito, as soon as you get a hold of it, palagyan nyo na ito ng screen protector. Tempered glass, much better. And also, yung casing. No? Kasi nga wala rin siya sa likod, do hindi nga ito fingerprint magnet. Do, hindi siya actually fingerprint magnet. Pero, much better pa rin. Kasi, ito ngang glass, nagasgas. Syempre, yung plastic, mas madali rin yung magasgas. So, you can also use a casing or gel case for that. So, guys, this is actually using Android 11 Go. Meaning, ito yung light version niya. So, bakit nga ba gumamit si Realme ng light version o yung Go version nila dito sa Realme C11? It is because mababa ang kanyang RAM. So, it only has 2 gigs of RAM and 32 gigs of ROM. So, para i-optimize nila, mas mapabilis nila yung response ng phone, then they use the light version. So, you'll really notice once you turn it on, napakita ko rin yan. Nung initially, in-on ko siya, Go version ito. So, given that it's running on Android 11 Go, mapapansin nyo rin guys na yung multiple applications na meron dito ay may Go na term. So, say for example, Gallery, there's Go there, Google Go, Maps Go, yun yung mga applications na meron Go, Assistant Go, kasi yun ay lighter version noong regular Google applications para mas mapibilis ito. In fairness naman, for me, I believe nag-work siya. Kasi in terms of response time niya, ay may kabilisan talaga siya sa pag-respond. Hindi yun yung na-expect ko actually. I was actually expecting na baka mas mabagal siya. Pero, to be honest, mabilis mag-respond itong phone na to somehow when I'm trying to, you know, scroll through
social media, also yung different applications na gusto kong hanapin, pag-scroll din through the phone itself, eh mabilis naman ang response niya. So watching movies, guys, don't expect that much. So I have already checked, no, I have downloaded yung DRM info, kung di nyo pa yung na-download. So it is used to check yung Widevine certification. It only has L3. So meaning hindi siya capable na mag-play ng Netflix videos on high definition. So even if okay naman siya for watching, hindi lang ganoon kaganda yung magiging overall experience mo in terms of watching videos in Netflix, kasi hindi siya high definition. Standard definition lang to. So for YouTube naman, hindi naman ganoon ka-punchy yung color. Pero okay pa rin naman yung magiging experience mo when you are trying to watch YouTube using this phone. And yung sound lang niya is hindi yung surround experience, dahil nga iisa lang ang ating speaker, as I've mentioned. So dyan lang siya. But maganda rin yung placing ng speaker nila. So to be honest, gusto ko yung part na nandito siya, even if isa lang siya. Kasi when you are holding your phone like this, eh, hindi natatakpan yung speakers mo. So, naririnig mo pa rin ng maayos yung pinapanood mo. So, yun nga, yung sound niya is malakas, pero hindi siya yung crisp na sound. May tendency siya na medyo maging basag pag masyadong malakas yung volume ng pinapanood mo. So, ngayon guys, i-check naman natin ang ating gaming. Guys, ayan nga, I only tried two games. So, it's Mobile Legends and Call of Duty. And for Call of Duty, guys, yung automatic setting niya is low setting. Ang masasabi ko is, it is playable. Actually, hindi naman ako yung parang nawalan ng gana sa paglalaro ng Call of Duty. Actually, it is still a good experience for me given na 2 gigs of RAM lang ito. I was actually expecting na baka maghang, maglag, ganyan. Even with the low setting, guys, okay naman for me yung graphics niya. It's very much acceptable. Hindi siya naglag. For me, hindi ko rin mapakita sa inyo yung gaming experience. As you notice, wala yung display ng FPS niya kasi hindi rin siya capable. Hindi kaya. So, it's always prompting na hindi kaya kasi it will slow down the phone. So, there's no option, guys. I tried to use FPS pero wala talaga. So, I just use yung manual checking using my eyes and my senses. Honestly, masaya naman ako doon sa Call of Duty na at nalaro ko naman siya. Low setting na lang. So, moving on to Mobile Legends, guys. I tried it in high. So, wala siyang ultra mode, of course. High, medium. Medyo nakulangan ako. Kasi parang when I'm playing, napapansin ko yung frame drops. At saka, yung smoothness na hinahanap ko, hindi ko mahanap talaga. So, I lowered the game to just the smooth mode. Yung lowest setting niya. And okay pa rin naman yung graphics niya and mas naging playable siya. So, dun ko napansin na pagka no, naka-smooth setting lang siya or lowest setting, eh, doon siya magiging playable sa Mobile Legends. So, since ngayon, medyo nakulangan ako sa Call of Duty and Mobile Legends at alam ko na hindi kayang i-play nung mas mataas pang graphics setting, eh, hindi na ako nag-attempt mag-play ng Genshin Impact kasi baka mas maka-experience ako ng lags or mas marami frame drops. Wala naman ako naging problema in terms of heating. Okay naman yung naging experience ko sa kanya. So that will just be around 38 to 40 degrees. Ganyan lang yung mga experience mo na heating pagka naglalaro ka. So ngayon guys, tingnan naman natin ang mga pictures at videos taken by this cellphone.
So guys, this is the video captured using the rear camera in low light. Here is the video captured using the front camera in regular room light. So yan nga guys, no, na-notice nyo, actually I was surprised, diba, yung kanyang rear camera is only 8 megapixels. Pero pagka malinaw ang paligid, ano, sa under the bright light, actually sa labas yung mga videos namin and photos na pinakita sa inyo, eh okay yung quality niya. So hindi ko masasabi na best quality, pero acceptable for me, given nga na ganoon lang kababa, 8 megapixels lang at ganito lang yung presyo niya. For me, acceptable na rin yung quality ng photos and videos na binigay niya sa akin. Yun lang pagka low light siya, napansin nyo guys, eh talagang nagiging wash out na yung color nyo. Yun yung medyo mapapansin nyo. Pagka wala na yung mga bright light sa paligid nyo. Pagka normal room light lang yung gagamitin nyo, lalo sa gabi. Gusto rin namin i-add, ano, kasi syempre ngayon marami yung mga tao na nag-homeschool or yun nga yung remote schooling. And we tested this and okay naman yung quality niya. So for example, you need to do video calls. Okay naman yung nagiging quality niya. Acceptable naman. So makikita nyo ng malinaw yung other person doon sa other line. So yun ang napansin namin dito. If you are going to use this just for yung video calls, ganyan, online schooling, eh pwedeng-pwede itong phone na ito sa inyo. So in terms of yung battery naman niya guys, yung charging around 2 hours, it only has 10 watts of charger and micro USB pa ang kanyang charger. And ayun nga, 2 hours and more ang testing natin in terms of its charging time. And for gaming naman guys, it will last you around 5 hours to 6 hours. Pero kung hindi naman gaming yung gagawin nyo, no, parang yun nga, as a backup phone lang talaga siya, it can last you more than a day given na 5,000 mAh ang kanyang battery. So yun yung isang okay dito. So yun nga guys, with those being said, ano nga bang ating final verdict? Ano? Remember, this is 4,990 pesos. So mura lang siya guys. It's really a budget phone. Kung hindi ka naman naghahanap ng phone, yung gusto mo lang talaga for personal usage, yung mga simple picture sa bright light, ito guys, I think this will work for you. Yung mga pang backup phone lang naman, ganyan. Pwedeng-pwede itong phone na ito. Pero in terms of yung mga gaming, yung mga heavy gamers out there, this is actually not the phone that I will recommend. Pero kung gamer ka and your budget is really just, you know, less than 5,000 pesos, iset nyo lang yung expectation nyo. So I'm telling you this guys, mas okay siyang i-play lang kung low ang settings. Kasi makaka-experience talaga kayo ng mga frame drops pagka medium settings and higher than that. So I think this is a good phone yung for homeschooling, ganyan. Tapos if you are looking for a phone na pwede nyo gamitin sa gaming pero hindi yung mga graphic rich games, at ang budget or and you are really on a tight budget, then this phone will work for you. At matagal pa yung battery life niya. And for viewing and social media, maganda rin naman siya. Acceptable pa rin naman yung kanyang naging performance. Kung hindi naman kayo satisfied doon sa sound ng kanyang speakers, kasi nga iisa lang ito, so you can always use a headset naman. Meron naman siyang 3.5mm earphone jack sa ilalim. So, hindi ko lang nagustuhan sa kanya, guys, yun nga, dahil nga wala siyang screen protector to begin with, eh, mabilis siyang nagasgas. Corning Gorilla Glass, nagasgas pa rin siya kagad. Yung memory niya, internal memory, is only 32 gig. Pero, expandable naman siya to 256, so may option ka naman na i-expand yan. So, in terms of connectivity, guys, I was able to use it naman din. Okay din yung naging signal ko, hindi naman yung pawala-wala. So, okay naman yan. So mga kasisi, ano nga ba yung masasabi natin dito, no? Is it really worth it? Well, meron pa kasing other phones na very much comparable dito on a lesser price pa actually. At mas mataas yung kanyang RAM and ROM at the same time. So yun yung masasabi ko dito with also with the same chipset. So that's it mga kasisi. I hope you like this video. Please don't forget to hit the like and the subscribe button below, and I will see you again soon. Thank you so much!